gagawa ako ng aking smoothie, lalagyan ko ng kale. Pero gusto ko maging sure ako na itong kale kasi ang dahon ng kale masyadong naka-curl siya. So mahirap hanapin kung meron siyang mga worm or kung ano man yung nakasiksik dyan. So gawa ako ng tubig. Mababad ko siya sa tubig na may asin at suka. Kahit na mga 5 minutes lang. Lagyan ko ng suka. Suka asin. Tapos, babad ko ng mga 5 minutes. Ganun. Tapos, babalikan ko siya. So, tingnan ko kung mayroong naiwan ng mga uod. At habang hinintay ko, gasa ko na rin yung ibang ingredients ko. This time, gagamit ako ng kale for greens. Tapos, itong avocado. Saka itong carrot. Ito hindi ko na muna gagamitin. Kasi kahapon tsaka isang araw, ito ang nilagay ko. Ang kwento, yung beets. Ito na lang muna ang gagamitin ko. Medyo matrabaho pero tagaan. Ito kalahati lang nilalagay ko. O minsan less dun kalahati. Kasi masyadong madami ng ingredients eh. Yung kalahati, gagawin ko salad para sa mister ko. Wala, kalahati lang naman yun. Kalahati nito. Kalahati nito. Iniiba-iba ko araw-araw. Ito, after 5 minutes na siya. Tingnan natin kung may uod. Kasi mahirap naman pag masyadong matagal, baka malanta, baka mawala yung nutrients. Wala namang uod. Walang worm. Wala. Tapos, lagyan na natin itong mga ingredients. At na-prepare ko na. Tapos, ito. Cucumber. Tapos lagyan na natin to sa ibabaw. Mas maraming greens kaysa sa fruits. Lagyan ko na din nito palang lagay ko ng lahat. Orange.
orange na binalatan. Nakalimutan kong ilagay itong lemon. Although, pwede rin kasi merong orange. Pero yung lemon kasi, manu-neutralize yung asim at tamis. Ito namang nabiling lemon, napakakapal ng balat kasi ito ginagamit sa pagluluto. Yung balat. Pesto. Ang aking smoothie. This time ay green. Isang araw pink. Ngayon ay green. Tikman. Masarap. Yung cucumber at saka yung cucumber ang nagpapasarap dito. Cucumber avocado. Hindi mo malalasahan na meron siyang